yan, basta condensed milk po ito, yung matamis na milk, at saka syempre meron tayong konting ano, oil. Ito ay vegetable oil. So kung sa inyo guys, depende sa inyo kung ano yung gagamitin ninyo. Hindi pa ako nag-advertise nito, pero any brand of oil pwede po. So yan na po ang ating mga ingredients. Ayan, punta tayo sa procedure. So itong ating kawali guys, naka-freeheat na po ito. Mainit na siya. Oh. Ayan. Lagyan po natin ng kunting oil. Mga ano lang siguro yan. Mga isang kutsara. Dagdagan natin, gawin natin ano, mga dalawang kutsara. Lagyan natin ng mga dalawang kutsara guys ha. Yan, lagyan muna natin ng takip para ito'y maging mainit na mainit sa loob bago natin ilagay ang ating mais, ang ating popcorn. So hayaan natin maging mainit na po guys ang ating oil sa loob bago natin ilagay ang ating mais o popcorn. Pag ito'y magiging mainit na po, ilagay na natin ito. Yan, babasahin natin ng mantika o oil itong paligid sa ano, ating popcorn, ang ating kawali. Ito, mainit na mainit na po ang ating kawali. Lagyan na natin ito. Ihalo muna natin para mabasa po ng konti itong ating corn sa mantika. Maya't maya guys, papap na po ito. So, kailangan siyang mabasa ng konti ng mantika itong ating mais. Ating corn. So, sabi ng anak ko ay kettle corn daw. Ayan, takpan natin. Kasi tatalsik ito eh. Ito guys, haluin natin guys. Kasi mamaya magpapap na po ito. Maano yung init niya sa loob. Ito po guys, so nagsimula na siyang mag-pop. So ang gawin natin is atin siyang i-move. Pahinaan pa natin ang apoy guys ha. Kailangan natin siyang i-move guys para yung nag-pop na pupunta siya sa itaas.
Ayan na po guys, oh, tingnan nyo guys, inalog-alog lang natin. Ayan, oh, pumuputok-putok na yung mga nasa loob. Ayan, nagpa-pop na talaga guys ang mga corn. Ayan, pumuputok na rin hanggang matapos yan guys. Tingnan nyo guys, oh, napuno yung ating kawali guys. Kunti lang pong inilagay natin, mga 1 cup lang po siya, pero tingnan nyo, napakarami na po na pumuputok na siya. So hanggang ngayon guys, maririnig ko pa rin na pumuputok pa rin, oh. Ayan, pumuputok pa rin siya guys. Ayan, tingnan ninyo, wala na po itong apoy. Pinatay ko na yung apoy. Ayan, di ba? Napakarami. Pero konti lang po yung niluluto natin. Mga 1 cup lang po yan. Pero ayan na. Ilagay natin ito sa ating sisidlan. Narito na po guys, oh. Ang ating 1 cup. So yan na po. O, di ba? So ngayon, ang gagawin natin, magluluto po tayo, magkaramelize po tayo ng sugar. Magkaramelize po tayo ng sugar at lagyan natin ng condensed milk, di ba? Ayan, may konti po siyang asin. Siguro yung mga asin niya ay mga 2 pinch po. Kasi naniniwala po tayo na kapag matamis, kailangan natin lagyan ng konting asin para balanse po. Ayan, so in a very low fire, i-caramelize natin itong sugar. Yan, mahina-mahina lang po ang apoy niyan. I-caramelize natin yan. Ayan, nagsimula na po itong makaramelize guys, oh. Kung makikita ninyo, oh. Ayan. So, hahaluin na lang natin para maluto lahat, makaramelize yung lahat na sugar. Pag makaramelize na po ito siya, guys, itagdag na natin itong ating sweetened milk o kondensada. Ayan, natutunaw na po ang ano guys, kalama, manti ang asukal. Hayaan natin itong purely caramelized na po ang sugar. Pagkatapos, dagdagan natin ng milk. Halu-haluin na lang natin para hindi siya ma-ano guys. Hindi masira yung sugar. Yan, painaan pa natin ang apoy. Yan, I think natunaw na po natin yan. Dagdagan natin ang condensed milk. Ayan guys, tinutunaw natin ang ating sugar guys. Kasi mas nakaramelize na yung sugar, kailangan natin siyang tunawin para hindi ito mamumuo. Kasi no, pagkatapos dito natin ilagay yung ating popcorn guys.
And what do you think, guys? Ano kaya mayari dito? Ayan na po guys, oh. So wala na namumuong sugar, ilagay na natin itong ating, wala na po itong apoy guys ha. Idagdag na natin ang ating pumuputok na corn. Ayan, sa palagay nyo guys, masarap ba kaya ito? This is very nutritious and delicious. Halo-haloin lang guys ng maigi guys para maturuli mix yung ating mixture ng sugar at saka milk sa ating popcorn. Ayan. Ayan, narito na po ang ating finished product, guys. Ayan, tingnan nyo lang kung masarap pa siya o hindi. Ayan, dalawa po yan. Ayan, so very yummy. Very nice to eat. Sweetened popcorn by G. Cutters. Ayan, kung nabigyan ko kayo ng kaalaman guys kung paano gumawa ng sweetened popcorn, please subscribe and don't forget to hit the notification bell. Thank you.